Hi guys, welcome back to my channel. So today we will discuss rating table using MS Excel for dependent t-test. So another lesson tutorial for Excel. So dependent t-test naman for today. So let us proceed sa discussion natin. So the formula for sample t-test and the dependent sample t-test, ginagamit siya also called paired t-test or paired sample t-test. Ayan, yung ibang tawag sa kanya, yung iba hindi siya kilala eh. Ang kilala siya as paired t-test or paired sample t-test, pare-parehas lang yan. Dependent, paired sample, or paired t-test, pare-parehas lang. Okay? So, ano meron sa kanya? So, compares the means of two related groups to determine whether there is a statistical significant difference between these means. Two groups, compares two related groups. Sabi, meron kang isang data coming from same respondents or same response. Nyari, group of students take pre-test and post-test. Okay? Gusto mong hanapin kung meron significant difference between pre-test and post-test. Those data ay coming from one group. Okay? Yung independent kasi, one of these type din naman t-test, one data coming from two groups. Ito naman, two datas coming from one group. Okay? So, ganun ginagamit ngayon si dependent sample t-test. So, kung si independent, okay lang kahit na magkaiba ang bilang ng two groups of respondents, okay, yung two datas mo magkaiba ang bilang, okay lang yun kasi may dalawa kang group. Since ngayon, iisa lang ang group mo, dapat parehas yung two datas mo, yung bilang ng two datas mo. Wherein, ito nga yung formula niya. Okay? Which is T ratio is equal to T, mean of D, which is D is the difference between each data, and then all over the square root of summation of D squared minus the quantity of summation squared over N, all over N times N minus 1. So, kung titingnan mo yung formula, napakahaba niya. Okay? So, bago mo makarating dyan, kailangan mo munang determine yung D or difference of each group. Okay? So, kung meron kang two datas, kukunin mo pa yung differences niya bago ka ma-proceed. And then, the mean. Okay? Which is, kung maiksi nga lang yung data mo or konti lang yung data mo, okay lang, manumanuhin mo. Pero, it takes time pa rin, di ba? So, para hindi ka mahirapan, and yun ang di-discuss natin for today, meron naman akong discussion yan, nung manual computations niyan, pero hindi tayo pupunta dun sa manual. Ang di-discuss natin is, paano yung shortcut, kunyari marami yung respondents mo, nasa, let's say, nasa 300, and you want to compute, paano yung mas mabilis na process. So, proceed tayo dun sa ating sample SOP. Alright, ito yung sample SOP ko na pinubite. So, same lang din ng for SOP 1 sa independent sample t-test kung pinanood niyo yun. Same lang for SOP 1. However, SOP 2, is there any significant difference between the computation skills achieved by the respondents in terms of in property of real numbers in terms of lower order thinking skills and higher order thinking skills. So, meaning, differences nito. Kung may difference siya, okay? So, yung group of respondents mo, sinagutan nila pares yan, okay? Meron siya, let's say, ang ginamit ko dito is test, so therefore, scores ang data ko. So, meron siya lang score sa lower order thinking skills at meron din silang score for higher order thinking skills. So, check natin kung meron kayang difference yun. So, kung yun ang SOP mo, ang pinaka-suitable na pwede mong gamitin dyan is dependent sample t-test. Okay, so proceed tayo dun sa dependent sample t-test or dependent t-test. Paano yung shortcut method? Okay? So, I provide here the data. So, may data. Yan, same lang rin naman yung data na yan na ginagamit ko dun sa, ginamit ko din dun sa independent sample. However, when group according to section. So, ibig sabihin, ginugroup ko, meron akong two groups. Ngayon ito, ang gusto ko lang alamin is difference between the two. Okay? So, gagamit tayo ulit nung add-ins na ginagamit ko. So, connect-connect yun kayo. So, dapat mapanood ninyo yun or ma-install nyo na yun sa Excel nyo. Kasi marami siya pakinabang. Maraming ways siya na makakatulong
Okay? So kung mababa yung version ng laptop ninyo, as long as, or desktop ninyo, as long as kaya niyo mag-operate ng Excel, di mas mabilis. Kasi yung iba, merong tool din na gumagamit or applications na pwede, yung SPSS. Same lang din naman yung process nun. However, application yun eh. So, meron siyang kain sa capacity ng device. So, kung hindi naman kaya ng laptop ninyo or ng devices niyo, pwede naman to kung kaya naman ni Excel. Okay? So, paano nga pa gamitin sa Restart? So, control, ganun ulit, control M. Okay? Control M lang ang pipindutin nyo. Provided na, yung spelling ko ng control M, provided na Restart ay na-add-ins nyo na maayos dito sa Excel natin. So, click ka muna dun sa blank space. Siyempre, wag dito kasi pag nandyan yung blank space mo at nag-control M ka na, dyan tatapat yun. Matatakpan yung data, so mag-i-error. So, para hindi magkaroon ng error, kailangan sa blank space ka muna. Okay? So, ngayon, then, control M. Then, punta sa miscellaneous, and t-test ulit. Then, punta ka dun sa two-field kasi nasa two independent sample yan. Punta ka sa two-field. Okay? So, ibig sabihin na kinukompare mo na yung dalawa. So, para ang computations niya yung isa. Kasi kung it nandito ka, independent yun. So, proceed tayo. Una dyan, i-highlight mo lang naman yung datas mo. Lahat kasama yung label. Kasi yun lang naman nakalagay yung column heading. Kung in-uncheck mo to, hindi huwag mo isasama yun. So, mas better sama mo siya para hindi ka malito kapag kakinubin mo siya. Yun yung sa input range 1. Then, input range 2, di yung kasunod na data. Okay? Then, press OK. So, automatic, ibibigay niya yung answer. Ayan. Yan yung answer natin. So, since significant difference naman ang tinatanong natin, so, two-tailed test tayo. So, two-tailed test tayo. Ito yung t-test value. Ito yung df. And then, ito yung t-critical. Okay? Yung iba, mayroong ibang book kasi na sa dependent t-test or tailed sample, ang ginagamit na df, formula for df is n minus 2. Yung iba naman, n minus 1. Gaya na ito, ang ginamit niya is n minus 1. So, alin man doon, halos dikit lang naman yung df nun. Okay? So, gamitin na lang natin to kasi may computation naman siya automatic. So, yun ang gamitin natin. So, yan lang dinilaw ko ang gagamitin nyo. Di naman lahat yan kukunin. Okay? So, paano ngayon siya? Proceed ka ngayon sa table. So, kailangan may table kang ganito. Una is the variable. Since ang variable lang naman natin dito is comparing lower order thinking skills and higher order thinking skills. Pwedeng yan na lang i-copy ko. And then, dito ko siya ilagay. So, palitan natin yan. I-highlight ko. I-merge ko na yan. Okay? So, kung meron pang iba, di dapat, wag mo muna i-merge. Magkakarugtong yan dito. Okay? Kung may other variables ka pa na kinukompare. Let's say, for example, meron ka pang another SOP. Kunyari, may another SOP ka pa bukod dito. Ayan. Let's say, another SOP, let's say, computation skills to. Let's say, meron ka pang another SOP na ang SOP mo naman is about problem solving skills. Let's say, for example lang, problem solving skills. And kung yan dalawa, tapos gusto mong hanapin yung difference niyan. So, isa dito, then tig-isa dito sa dalawa. Okay? So, yun yung magiging, kunyari, nasa SOP 3 yun. Table 3.1 yun. Then, ito, mula dito, tapos tig-isa dito sa dalawa. Then, that is table 3.2. Okay? So, automatic dito, dalawa rin yung nakalagay dito. Okay? So, ganun lang mangyayari doon. Kapag kaganyan yung situation. So, balik ko na doon sa dati nating original na SOP. Okay? So, punta tayo dito. Ang kailangan natin computed t-value, na computed t-value is ito. 10.71. So, 10.71. Next degree of freedom natin is 99. Critical value natin is 1.98. Bahala na kayo kung 2 decimal or 3 decimal lang gusto nyo or 4 decimal.
So, much better kung ilan yung decimal na kinuha mo dito, yun din yung dito. Okay? So, paano ngayon mag-de-decide? Ito yung decision rule natin. If the computed t-value, yung na-compute natin dito is less than sa t-critical, accept HO. Kapag yung na-compute natin dito is greater than dito, reject HO. Since t-value is greater than t-critical, reject HO. So, we reject the null hypothesis. Since we reject the null hypothesis, therefore, with significant difference. Iba, with significant lang ang linalagay. Okay, so significant lang yung iba linalagay. So depende naman yun sa institution na nagpapa-research. So sa akin kasi, naka-mention naman siya dun sa SOP, why not ilagay na lang dun siya, di ba? So para alam natin. So yan yung ikakopy ninyo. Yan yung ikakopy ninyo at ilalagay dito. So same lang din, kailangan table number. Yung suggested way ko. And then, babago yung size no. Yung natin 12. This is 12. Okay. So, then, title, the result in the test of significant difference. Hanggang doon. Okay. Then, dito nyo lagay yung table. Okay? So, ito yung table na ilalagay natin doon. Lagay na siya dyan. And then, the same lang rin. Huwag nyong imumove. Okay? Kasi pag minove nyo nga yan at binuksan nyo sa other device, may chances na magpatong-patong yung table. So, para hindi kayo magkaroon ng ganong klase ng problem, huwag nyo siya imumove. Click nyo lang yan. Takay sa layout. Auto-fit window lang. Okay? And then, the same lang rin naman yung ginagawa ng process natin sa halos lahat ng Excel tutorial ko. So, kung nasusubaybayan nyo yun, same lang din naman yun. So, then, lagyan natin doon. Okay? Ayan. Pwede na natin. Pwede na kayong. Verdana dapat. Verdana ang gamit ko. So, gawin natin Verdana. Okay? So, yan siya. O, ganun lang kalalala yung table. Kung gusto mong lagyan ng design, so, bahala ka na. Depende yun sa institution. Merong iba, mas gusto nila plain. Bahala ka kung gusto mong lagyan ng design. Ayan. Then, yung iba nang hihingi ng decision rule. So, lagyan mo ng decision rule bago ka mag-interpret. So, gilid lang naman yan. And then, talagyan natin yung resize natin para kasha. Masyado maliit. Bahala na kayo kung paano nyo lalagyan. Okay? Then, same lang din ang process yan ng lahat ng sa lahat ng mga higher statistics natin. Una is table number, present mo yung table number, title, and then first paragraph, basahin mo na sa laman ng table. Since nag-iisa na lang yan, edi diretso ka na sa kung ano yung explanation mo about dyan. So, ibig sabihin, sarili mo lang lahat dun sa first paragraph hanggang sa mabasa mo lahat. And then, pagka nabasa mo na at nabigay ka na ng sarili mong descriptions, saka na magda, saka nun, maglalagay ka ng citation. Citation is coming from chapter 2 na magsusupport dun sa result. Okay na pwedeng mayroong significant difference yung order thinking skills and higher order thinking skills. May chances na mas magaling sila dito sa lower order kasi mas madali naman yun in terms sa Bloom's taxonomy, mas madali yung kaysa dito. Or vice versa. Ayan, mas mataas sila doon or doon sa isa. Kung meron mang ganun na differences, ano yung pwede mong i-recommend or ano? Doon na mapupunta yun sa chapter 5. Okay? So, ganun lang kadali mag-compute ng using independent sample t-test. So, that's all for this video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. And then, if you're looking to Filipino lecture video, I highly recommend PhilTech TV. And then, also follow us on our Facebook page, Matt and PhilTech TV. Thank you for watching. Bye-bye.